Ilala ang ating lahi bilang mapagpaniwala sa kung ano-anong sabi-sabi na nakuha natin sa ating mga ninuno o lolo't lola. Isa ang pamahiin sa libu-libong paniniwala ng mga Pilipino na mahirap ipaliwanag, lalo na sa mga hindi natin kababayan. Minsan, iniisip din ng iba na nasasobrahan na nga raw natin ang pagpapaniwala sa mga to, na halos lahat ng bagay ay binibigyan na natin ng pamahiin, at dito sa ating channel ay napakaraming kwento na ang natalakay patungkol sa mga to. Ngayon ay ating pag-uusapan naman ang mga pamahiin na maaari nating magamit sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Halina't sama-sama nating alamin ang iba't ibang pamahiing Pilipino tuwing gabi. Totoo kaya ang mga to o isa lamang hiwaga? Kaibigan, mabilis bang humaba ang mga kuko mo sa daliri? Alam nyo ba na may isang paniniwala noong unang panahon bago pa man dumating ang mga Espanyol dito sa ating isla na masama di umano ang maggupit ng kuko sa gabi? Ang iba sa atin ay dahil sa sobrang busy maghapon ay nakakaligtaan ng maggupit ng kuko, kaya minsan ay sa gabi na lang natin ito ginagawa. Kaya lang, ayon sa pamahiin, ito raw ay masama dahil mamalasin ka kinabukasan. Dagdag pa rito ay kapag naggugupit ka raw ng kuko sa gabi, ay iitim ang parteng ito ng iyong daliri. Nangyari na sa akin ito noon, mga kaibigan, kaya simula noon ay hindi na ako naggugupit ng kuko sa gabi. Sunod, mga kaibigan, pinaniniwala ang masamang magwalis sa gabi. Ito na siguro ang isa sa pinakakilalang pamahiin sa ating bansa na sa tingin ko ay ginagawa pa rin hanggang ngayon. Ayon sa matatanda, ay dapat sa umaga pa lang raw ay nakawalis ka na dahil hindi mo na ito pwedeng gawin sa gabi sa kadahilan ng para mo na ring winawalis palabas ang swerte. Kaya naman ang ginagawa ng iba kapag kailangan talagang magwalis sa gabi ay itinatabi na lang nila ito sa isang sulok at kinabukasan na nila ilalabas yung kalat. Sunod, mga kaibigan, sinasabing masama ang magturo sa gabi. Noong bata tayo ay ipinagbabawal ng ating mga lolo't lola ang pagtuturo sa gabi dahil raw baka aksidente mong maturo ang isang nilalang na hindi nakikita at maaari ka nitong mabigyan ng parusa tulad ng sakit sa ulo, sakit sa tiyan, o matinding lagnat. Ayon sa pamahiin, ay dapat mo raw kagatin ang iyong daliri pagkatapos mong magturo sa gabi bilang tanda ng iyong pagsisisi at respeto sa ibang nilalang. Sunod, mga kaibigan, ay para sa mga taong mahilig maligo sa gabi. Noong pre-Hispanic period kung saan hindi pa nakikilala ng mga Pilipino ang Kristyanismo at sumasamba pa tayo sa mga anito, ay naniniwala sila na masama ang maligo sa gabi dahil nakalubog na ang araw at mag-a-attract ito ng kamalasan sa iyong buhay. Hindi sang-ayon ang mga doktor sa paniniwalang to sapagkat wala naman daw masama kung ikaw ay maliligo sa gabi, pero yung iba ay sumusunod pa rin upang hindi mapagalitan ng magulang. Sunod, mga kaibigan, pinaniniwala ang masama ang matulog ng basa ang buhok sa gabi. Kung bawal maligo ay bawal rin daw matulog sa gabi ng basa ang buhok dahil ayon sa ating mga ninuno ay maaari kang mabulag. Ayon naman sa matatanda sa probinsya, ay kapag natulog ka raw ng basa ang buhok, ay malaki ang tsansa na sumakit ang iyong ulo pagkagising mo o worst case scenario, mawala ka sa katinuan. Wala pang patunay kung totoo ba to o hindi, pero para sa akin ay mas safe kung papatuyuin muna natin ang ating buhok bago tayo matulog at para
hindi rin mabasa ang ating pagtutulugan. Bago tayo magpatuloy sa panghuling pamahiin sa gabi ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-ring mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga uploads. Sunod mga kaibigan, pinaniniwalaang masama ang humiga sa gabi pag sobrang busog. Marami ang gumagawa nito dahil napakasarap nga namang magpahinga pag ikaw ay busog na busog. Pero alam nyo ba na ayon sa pamahiin ito ay masama dahil malaki ang posibilidad na ikaw ay bangungutin. Sinasabing uupuan raw ng isang nilalang na nagngangalang batibat ang ating dibdib habang busog na natutulog na dahilan upang hindi tayo makagalaw at makatayo. Sinasabi din ng iba na mas maganda kung papababain muna natin ang ating kinain bago tayo gumalaw-galaw o humiga para makaiwas sa anumang sakit. Mga kaibigan, sadyang malilikot ang isip nating mga Pilipino pagdating sa ganitong mga bagay. Katulad nga ng sinabi ko kanina, ay pang-ilan na ang videong ito sa mga pamahiin natin sa ating kultura na matatagpuan dito sa ating channel. Sino ba naman ang mag-aakala na kahit ang simpleng parte ng ating buhay na gabi na siyang nararanasan natin araw-araw ay malalagyan pa rin ng mga paniniwalang hindi maipaliwanag ngunit nakagisnan na nating sundin. Ikaw kaibigan, naniniwala ka ba sa mga pamahiin na to? I-comment mo sa baba ang iyong opinyon at magkakasama natin itong pag-usapan. Anong ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.